Bichin Timsaw sa uli. Today guys is usapang tanim tayo. Ito yung pinakatanim namin dito sa main entrance ng tao na gate. So ayan, medyo matigas siya. Tapos dito sa gazebo merong mga ganyan. Ito plant kailangan na yatang i-transfer kasi masyado na siyang puno. Same with this. Kailangan na nating ilipat ng pot para mahiwa-hiwalay, para dumami uli sila. Dito guys, medyo magulo. Hindi pa naayos kasi plan namin na itong mga orchids na to is isabit dito sa wall na to. Kaya lang kailangan pa namin bumili nung parang mga wire-wire na yan, para yung parang square-square siya na pwedeng isabit na lang tong mga to. Lilipat ko na lang ng ibang lagayan yung pwedeng isabit para maayos siya. Tapos dito na part guys is the gulay. Share ko sa inyo yung mga tanim-tanim namin sa paligid ng bahay. So ito yung side ng house. So dito nagtanim kami. Tapos ito yung mga seedlings. Yan guys. Pechay, may sunflower, may eggplant, may tomatoes. Ano pa ba yung mga seeds na to? Nakalimutan ko na yung iba eh. So eto, bago natin siya i-transfer, ipakita ko rin kung paano ko to ginawa guys. So share ko sa inyo guys. So eto yung mga tanim kong gulay guys sa side ng bahay namin. Ayan yung mga pechay. Medyo na harvest ko na yung iba niyan. Tsaka payat siya kasi summer ko tinanim. So sobrang init dito sa amin. Minsan lang yung ulan. So ayan, meron din akong mga onion, dahon ng onions. Kasi nagluluto ako ng kimchi. So tuwing gawa ko, tinatanim ko lang dun yung puno niya. Tapos ito yung mga okra guys. Medyo dikit-dikit kasi ang liit ng space. Tsaka first time ko nagtanim guys ng mga gulay. Kaya yan, medyo nag-i-experience pa. Eto sile, bell pepper yan. Pechay pa din. Kaya kung kahit saan-saan na lang sila na isisingit, basta tumubo lang. Tapos yan yung papaya na binigay sa amin ng tita ko na malalaki. Eto spinach. Malalaki yung bunga nitong papaya na to guys. As in matamis siya. Tapos eto yung squash bigay nung brother-in-law ko. So ayan siya. Ang plano namin is ipagapang siya dun sa bamboo na mga sticks-sticks. Kasi sabi nung friend ko, pwede daw yun bagong way daw ng pag-grow ng kalabasa. Eto naman sa bandang likod ng bahay namin sa may dirty kitchen. Hindi ko actually tinanim itong mga ampalaya. Tinapon ko lang siya dyan. Tapos nagsitubo na. Eto naman yung pakwan din na tinapon ko lang yung buto. Tumubo siya. Napansin ko kasi pag dun siya sa lupa lang, natatanggal yung bunga. Parang namamatay. Hindi ko alam, trinay kong isabit. Tapos eto yung ampalaya. Yan yung pinaka first bunga niya. So update ko kayo pag dumami na sila. Mga tumubo lang yan dyan guys. Kasi tinatapon ko na lang sa lupa yung mga pinagbalatan. Tsaka yung mga buto. Para in case na tumubo sila. Eto kasama din ng mga papaya na malalaking variety yan. So ayan sila guys. Eto pinya. Pinagkainan din namin yan. Diba yung pinaka head niya, tinanim na lang din namin dyan. Tapos eto avocado, tanim to ng tita ng husband ko. Buto din, from buto din, iniwan niya lang dyan. Tapos more ampalaya pa uli. Hindi ko nga alam kung anong variety to ng ampalaya. Basta tumubo na lang sila dyan. Tapos parang nilipat ko na lang ng spaces. Tapos eto yung hiningi kong kangkong, na Chinese kangkong sa friend ko. So yung after kong kainin, tinanim namin yung pinaka stem niya, yung tumubo. Ito naman yung side ng house namin guys, na sa kalsada side, yung kabilang side ng house. So ayan, pechay pa rin. Medyo payat siya guys kasi nga sobrang init. Tapos exposed na exposed to sa init itong area na to. More on pechay pa rin. Pechay pa rin yan guys. I-replant ko, tsaka lalagyan ko na siguro ng pampataba. Hihingi ako ng mga organic na pampataba sa friend ko. Ito naman yung mga tomatoes ko, guys. Ayan, ang liliit pa nila. Dito to sa halos entrance na nung garage namin.
I-share ko din sa inyo guys kung paano ko tinanim yung mga seedlings ko. Hindi ako expert, first time ko din nagtanim, pero nag-work siya, sana makatulong dun sa inyo. Ayan, una kong nilagyan ng lupa na yung ordinary soil. Ito kasing mga pinagbilhan ng egg, hindi na naman namin, binibigay lang naman eh, hindi mo naman sinasauli. So, ayan, naisip kong taniman na lang. So, ayan yung eggplant, yung una kong nilagay. Isa lang per butas. Isang seed lang per butas. So, ang next ko namang tinanim guys is ang mga tomatoes. Hindi ko nga alam, parang mas okay din yung mismong fresh lang na tomato eh. Tapos yun, yung next naman is yung pechay na kagaya ng mga dinilagay ko dun sa mismong direct sa garden. Ito, first time kong gagawin na using the egg tray. Sana mas gumanda yung tubo nila pag ganitong i-replant mo pa after. Then, eto namang Chinese cabbage. Naisipan kong itanim kasi gumagawa ako ng kimchi guys. Nagtitinda ako ng kimchi. So, mas maganda siguro na ako na rin yung magtanim. Organic siya, tapos mas lalaki yung kita mo kung sarili mong tanim yung mga mismong gulay na gagamitin mo. Nakita nyo kanina, meron din akong onion chives doon na tinanim. So, yung pinaka-top na soil guys is ang meron kasi akong compost sa likod ng bahay. So, yung mga pinagbalatan na mga fruits, vegetables, nilalagay ko lang sa isang container, tapos nilalagyan ng soil. Yun na yung ginamit kong pang top nitong, ito na yung pinaka-fertilizer. Tapos yan, wisik-wisik lang ng water guys, kasi seedlings pa lang siya, hindi niya kailangan ng sobrang dami. And then, after 3 to 5 days, ganito na yung itsura niya guys. Ayan, tumubo na halos lahat ng tinanim ko. Sana pag nireplant ko, maging successful at mas mataba na sila kasi may fertilizer.